Yo, 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 shout out for the Reds. Okay naman yung acceleration niya mga kabreds, hindi naman nakakabitin. Decision making time mo, kukuha ba o hindi? Grabe, ang ganda ng yellow na motor. Ah, sold na ako sa Panaray 125, ang ganda. Sarap ng pwesto ko! Ayun ba ba? Sobra. Pabdas! Thank you! Malaki sir! Oh, wala malaking susa, yung pa na may naantay ko. Tsaka yung price eh. Yun yung pinaka ano ngayon eh. Test ride natin tong Panareo 125. Ganda ng yellow na kulay, mga bread solid. Ikot na ako. Test ride tayo, first impression. Fairness ha, may kick ha. Luwag din nung ano niya, gulay board niya. Nice. Adjust natin. Alright, so Panaray 125. Nice. May sipa naman siya. Pero unlike the NMAX, mas feel mo yung sipat ni NMAX compared dito. Kasi nga ito, this was just 125. Seating position, sobrang komportable mga kabreds. Ang luwag nung gulay board niya, yung dash niya, very classic look, digital and analog. 5'10 ako, 5'10 and a half. Flat footed tayo sa Panaray 125. Gusto ko tong classic style ng mirror, ganda niya. Okay din, okay din yung acceleration, not bad. Suspension, okay, malambot naman siya. Ganda sa front, ramdam na ramdam mo yung suspension niya. Alright, check natin, konting banking. Goods naman. Brakes sa front. Okay, very responsive naman. Medyo malambot lang yung preno niya sa likod siguro sa pagkaka-setup lang. Maluwag siya, maluwag. Maluwag sa upo. Malambot din yung upuan niya. Ikot natin dito. Okay naman yung acceleration niya mga kabreds, hindi naman nakakabitin. 4125, ganda naman siya. Ikot-ikot natin dito. Yung upuan, comfortable naman. Oh, suspension is very good, lalo na sa likodan. Lambot.
Busina. Cute. Gusto ko yung classic feel nung dash. Sarap din niliko. Alright, hinto tayo dito. Tingnan natin siya. Quick walk around. So automatic na mamatay yung makina pagka lagay nyo yung side stand. Ganda nung yellow nyo. LED na yung ilaw. Tapos may daylight running na rin. Ang cool thing na, no? Very classic feels. Panarea 125 by Benelli. Kung chill ride lang, you're not really looking for speed, this is highly recommended. Especially kung unang motor mo siya. This is very good. Meron pang USB socket. May sabitan pa. Disuse. Ito yung controls niya. Nothing fancy. Basic to basic. Alright, start natin. Very classic yung tunog. Sobrang komportable sa gulay board. Ganda na acceleration. So the reason why we're doing a test ride on this motorcycle is si wifey is looking for her own motorcycle. So dahil kay Book Moto nakita namin to, this looks nice. Plus this is just 88,000. Sobrang mura niya. Alright, dito natin tinetest ride dyan sa Moto Vita Lifestyle. Sarap. Oh, may ano siya, DRL. In fairness, kahit 125 ba, may ano, acceleration. Sisibad din talaga. Test ride naman na may angkas. Lambot ng upuan, no? Ano masasabi mo? Okay ah. No? Oh, tinamin yung suspension, no? Oo. No? Very good, no? Komportable yung upo mo? Oo. Parang malubog na eh. Parang mas komportable sa NMAX. Sa NMAX. Oo. Sa upo. Oo. Sarap. Okay, so kasama natin si OBR. So, komportable pa rin yung pwesto ko. So, ito yung lubak na sinasabi ko. Hmm. Tignan mo ah. Oh. Lambot. Lambot na suspension niya, no? Sa totoo lang. Medyo ilakas mo sa lubak. Eh, ano natin. Cornering natin. Okay pa rin. With OBR. Sarap ng pwesto ko! Ayos mo ba? Sobra! Ang luwag! Yung seating position ko. Tanda mo. Oo. Oh. Diba? Pabalik nga, pabalik doon. Ay, one way ba to? Oo, one way lang siya. Kuha natin ulit. Higa tayo konti. Ay, higa pa ka doon. Alright, walang kaproblema. Grabe, ang ganda ng yellow na motor. No? Ah, sold na ako sa Panarea 125. Ang ganda. So dito yung testing area or test drive area nung Moto Vita Lifestyle. Ito yung busina niya. Cute lang. Acceleration with OBR, so-so. Hindi siya ganun kabilis. As expected naman sa 125, ganun lang. Uy, sarap. Napakasarap ng suspension niya, no? Huh? Walang aray dito sa likod. Oo. Yung ano, yung dash niya, ano masasabi mo sa dash niya? Classic na classic, pero digital pala yung sa dash. Digital tsaka analog siya. Tama ngayon, nakikita natin mo review
siguro. Ganda. Oo, probably. Enough siguro for beginners. Oh, this is highly recommended sa mga beginners. Sobrang komportable ng suspension. Sobrang komportable nung upuan. Ang lambot, no? Lambot ng upuan, no? Okay, so hindi naman sa akin to, mga kabreds. Si wifey yung may gusto na to. So, tatest daw niya. Marunong ka. Marunong mas. Mas madadali ang ka dito. Yes, sa sen. Oo. Wait lang. Dahan-dahan lang, ha? Anong height mo? 5'1". Oh, mga kabreds, 5'1", oh. Medyo nakatingkayad ng konti. Okay, go. Dahan-dahan lang. Baka mabigla ka. Remember mo lang yung ginawa mo sa NMAX. Big. Mas okay to kaysa NMAX. Kaya ko to. Oh, ikot ka? Kaya mo umikot? Okay, ikot ako. Slowly, ha? Ayan na. Pagbalik dito, bibili na yan. Mm. Grabe, bagay sa'yo. Bagay ba? Mm-hmm. Sige pa. Ano? Ikot ka pa. Oh, okay. Video kita ng cellphone pagbalik mo. Mahal, bagay sa'yo yan. Yung sa height mo. Eh. Oh, grabe, ang ganda ng yellow. Ikot ka pa, ha? Go. Ikot pa, diretso. Yung harap, slowly, ha? Yung yellow reminds me of a Honda Spoon. Side stand, side stand. Kamusta? Sarap. Sarap gamitin, no? Sarap gamitin. Are you sold? Super sold. Ganda, no? Let's go. Hi. Alright, back tayo sa Moto Vita Lifestyle Hub. Grabe, I'm sold sa ganitong kaliit na motor. Alain mo. Oo. Disconnected. Gaang lang niya. Oh. Solid, mga kabreds. Ang gandang experience. Manalo. Abot na abot ni wifey yung motor. So, sobrang sobrang okay as a beginner bike niya. Let's see kung bibili niya na to or hindi. Ala sa plano na bumili, gusto lang niyang i-test at makita in person yung gantong motor. Okay, so mga kabreds, nandito tayo sa Benelli Cavite. We're checking the Panerea 125. Kakatapos lang namin mag-test ride sa Moto Vita Lifestyle. Solid yung experience ni ano. Panerea 125. Ang ganda ng itsura. Tapos so, sobrang affordable pa. Lalo na sa mga first time user, first time nabibili ng moto. So, yeah, let's see what's gonna happen. Okay, so mga kabreds, decision making time kung kukuha ba o hindi. Let's see kung anong magiging decision ni wifey. Para sa kanya naman to, hindi para sa akin eh. So, let's see kung ano magiging decision niya. Susa, yung pa na may naantay ko. Balik na lang susi. Nice one, congrats. Shout out, Mother Friends. Thank you. Thank you sa Panerea. Mag-aral ka mabuti ha, sa pagmamotor. Mag-aral mabuti. Nice one. Basing! Alright, let's get this home.
So mga ka-breads, basically the original plan was mag-upgrade ako ng motor sa 2022. Hindi ko plan ako ng motor kung being bike ba siya or X-Max 300. Pero gusto ko sana mag-upgrade. Pero si Mrs. kasi medyo na-influensya na rin natin sa pagmumotor. And she was looking at this bike na binili pa na Raya 125. Good naman yung price niya, 88,000. Tapos 125, and then classic yung look niya. Kung yung pangarap natin na magkaroon ng NMAX 2020, last year natupad, yung pangarap naman ni wife yung tupadin natin. So that's why we ended up buying this Panaraya 125 para sa kanya to, para pag nagra-rides, makakasama na siya, wanna go ahead and get breakfast sa Marilake or town bike doon, makakasama na siya. Pero she needs to learn how to ride the motorcycle. So that's why siya na rin ang pinapili ko ng kulay. Basically, she decided for this on her own. Kung ako tatanong ngayon, baka red ang gusto ko eh. Kasi nga, motobreds. Pero this is her bike, kaya siya ang masusunod. Ganda. Tingnan. Benelli Panaraya 125. So probably the things that I would change sa motor na to, ito yung handle grip, gusto kong palitan. Also yung tires gusto kong palitan. Yan kasi yung mga unang upgrades na ginagawa ko sa motor eh. Alright, so we're gonna try this Joe Drive coffee shop. Alright, so mga ka-breads, dito na natin tatapusin yung video. That's our test ride and yung pag-release ng motor para sa wifi natin. So this is the Panaraya 125 by Benelli. Grabe, parang spoon yellow yung dating niya. Very classic yung look. So this is nice. New addition to the family natin mga ka-breads. So yeah, maraming vlog tayong gagawin kasama tong motor na to. Detailed review tayo soon sa motor na to, and we'll keep you posted. Shout out to Benelli Cavite for the assistance that they gave us. Sobrang solid nung shop na yon, mabait ng mga tao. Shout out kay Sir Jay tsaka sa mga mechanics na nag-assist sa pag-setup ng motor. Alright, till our next vlog mga kabreds, peace!